Si Ferdinand Hipólito Navarro, o mas kilala sa kanyang pangalan na Vong Navarro, ay pinanganak noong January 4, 1977 sa Makati. Siya ay dating member ng sikat na dance group na Street Boys bago pa siya madiscover ni Director Chito S. Roño. Una siyang lumabas sa television series ng ABS-CBN noong 1992 na Home Along the Riles. Ano talaga ninong nyo? Tapos pag nalaman nyo na kung sino yung ninong nyo, di tanungin nyo kung sino-sino sila. Yun! Si Vong Navarro ay kilalang magaling na komedyante, dancer at TV host. Si Dines Milinet Cornejo ay pinanganak naman noong June 1, 1991 sa Taguig. Siya ay isang popular na Filipino model, public speaker, fashion stylist at social media influencer. Habang nagtatrabaho bilang modelo, ay nag-aaral siya sa De La Salle University. Si Denise at Vong ay unang nagkita sa isang shoe brand event sa Glorieta Mall sa Makati, kung saan ay brand celebrity endorser si Navarro. Ayon kay Denise ay may isang event staff member ang lumapit sa kanya at hiningi nito ang kanyang mobile number. At dahil sa inakala niya umano na ito ay para sa trabaho, ay binigay niya dito ang kanyang contact details. Nagulat na nga lang umano siya nang makatanggap siya ng messages mula sa aktor na si Vong Navarro. At para hindi magmukhang snob, ay nagre-reply siya sa mga messages nito, maging sa Viber at Facebook. Hanggang sa mabuo ang kanilang friendship at tinawag niya na itong Kuya Vong. Ngunit isang pangyayari ang gumulat at naging laman ng mga pahayagan at social media noong 2014. At ang nasabing labanang legal ng dalawa ay natapos lamang ngayong taong 2023. Samahan niyo po akong balikan ang naging mahaba at komplikadong paghaharap ni Vong Navarro at Denise Cornejo sa kinasangkutang insidente noong 2014. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Noong January 24, 2014, ay lumabas ang balitang naka-confine ang aktor na si Vong Navarro sa hospital matapos siyang gulpihin ng anim na kalalakihan sa condo sa The Fort Taguig City. Ngunit hindi pinangalanan ng kanyang talent manager na si Direk Chito Roño kung sino ang mga suspect. Tumanggi rin ito na magbigay ng detalye kung bakit sinapit ni Vong Navarro ang ganong pangyayari. Si Vong Navarro ay na-confine sa St. Luke Medical Center sa Quezon City mula January 23 hanggang February 6, 2014. Bukod sa tinamong mga sugat ay sumailalim din ang aktor sa isang therapy matapos siyang ma-diagnose ng isang psychiatrist ng pagkakaroon ng post-traumatic stress disorder o PTSD. Ito ay sanhi ng physical, emotional, psychological at social trauma dahil sa pangyayari ayon sa testimonya ng psychiatrist na umiksamin sa kanya. January 25, 2014 ay lumabas sa media ang tungkol sa police blotter kung saan nakasaad ang pagtatangka o manong panggagahasa ng aktor sa isang 22 years old na estudyante. Dito ay pinangalanan ni Dinos Cornejo, sina Cedric Lee at Bernice Lee bilang kanyang mga kaibigan na tumulong sa kanya at sa ginawa nilang citizen arrest laban sa aktor. Nakasaad din sa nasabing blotter na hindi interesado si Denise Cornejo na magsampa ng reklamo laban sa aktor. January 26, 2014 ay naglabas ng pahayag ang kampo ni Vong Navarro. Kinumpirma ng kanyang legal counsel na si Attorney Alma Malonga na totoong pinablatter si Vong ng isang 22 years old na complainant. Ngunit nilinaw nito na ang nasabing aligasyon ay pawang kasinungalingan. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa isang tape interview ng Buzz ng Bayan ay isiniwalat ng aktor ang kwento sa likod ng pangyayari. January 27, 2014, matapos ang ginawang revelasyon ni Vong Navarro sa bus ng bayan, ay lumantad si Denise Cornejo sa publiko at nagpaunlak ng panayam sa iba't ibang media outfit, ganun din si Cedric Lee. January 28, 2014,
ay pormal na naghain sa Department of Justice ang kampo ni Vong Navarro ng reklamong serious illegal detention, serious physical injuries, grave threat, grave coercion, at blackmail laban kay La Denise Cornejo, Cedric Lee, Bernice Lee, Ferdinand Guerrero, Simeon Palmaras Jr., Jose Paulo Gregorio, A. Calma, Sajid Fernandez Abuhili, at iba pa. Ganun din ang kasong perjury laban kay Cornejo at Cedric Lee Atras. January 29, 2014 ay nagtungo naman ang grupo ni Denise Cornejo kasama ang kanyang legal counsel na si Attorney Howard Caleja sa Taguig Prosecutor's Office at formal na nagsubmit ng kanyang sinumpaang salaysay para sa reklamong panggagahasa laban sa aktor. Inilabas naman ng NBI ang kanilang mga nakuhang CCTV footages mula sa Forbes Wood Heights Condominium noong gabi ng January 22, 2014. Sa nasabing kuha ng CCTV ay makikitang dumating si Vong sa lobby ng nasabing gusali ng eksaktong alas 10:38 ng gabi hanggang sa sumakay ito ng elevator patungo sa second floor kung nasaan ang unit ni Cornejo. Makikita din sa CCTV footage ang pagdating ni Cedric Lee sa lobby ng condo sa ganap na 10:41 ng gabi sa pagitan ng 10:38 PM hanggang 10:41 ay nakita si Cornejo kasama ang grupo ni Cedric Lee at kapatid nitong si Bernice hanggang sa dalhin nila ang nakataling si Vong Navarro palabas ng kondo. Ayon sa report ng NBI, ay kapansin-pansin umano na lumabas ng kondo na nakagapos ang aktor kasama sila Cedric Lee, Denise, Bernice at lima pang kalalakihan, gayong tanging si sila Cedric, Bernice, Denise, Ferdinand at Jed Fernandez lamang ang nakita sa CCTV na pumasok sa lobby ng kondo. February 6, 2014 ay personal na nagtungo si Vong Navarro sa tanggapan ng Department of Justice para panumpaan at lagdaan ang kanyang supplemental affidavit tungkol sa nangyaring pambubugbog sa kanya. Kasama sa isinabmit ng aktor ay ang nakalap na CCTV footages ng NBI mula sa Forbes Wood Heights Condominium. February 13, 2014 ay inilabas ng NBI sa publiko ang isa pang kuha ng CCTV kung saan ay makikita ang hinalika ni Cedric Lee si Denise Cornejo sa leeg habang lula ng mga ito ng elevator sa loob ng Forbes Wood. Ito ay kuha ng bumalik ang grupo sa kondo matapos na ipablatter ang aktor sa Southern Police District. Ayon sa bersyon ni Denise ng pangyayari noong January 17, 2014, ay pumayag siya na makipagkita kay Vong Navarro sa kanyang condo unit sa Forbes Wood Condominium sa Bonifacio Global City. Ito ay para makaiwas sa chismis dahil sa celebrity status ng aktor na host ng It's Showtime. Ayon sa kanya ay una na siyang nakatanggap ng tawag galing sa isang babaeng kaibigan at sabi nito ay pupunta ito sa kanyang kondo. Makalipas lamang ang ilang minuto ay muli siyang nakatanggap ng tawag mula kay Vong Navarro kung saan ay sinabi umano ng aktor na nasa baba siya ng lobby. Ayon kay Denise ay sinundo niya si Vong Navarro sa lobby ng kondo kung saan ay pinakilala niya pa ito sa guard na naka-duty bago sila sabay na pumanhik sa kanyang unit. Nang makapasok ay umupo si Vong Navarro sa sopa habang siya naman ay agad na nagtungo sa kanyang study table at pinagpatuloy ang kanyang ginagawa sa kanyang laptop habang hinihintay ang babaeng kaibigan na dumating. At dahil sa abala sa ginagawa ay hindi niya gaanong nakakausap si Vong kaya naman biniro siya nito at sinabing, "Ano ba yan? Magkikita tayo tapos trabaho ng trabaho, hindi ka nag-i-entertain ha?" Habang iniinom nito ang dala nitong wine. Makalipas pa ang ilang oras ay nakatanggap siyang muli ng tawag sa kaibigan at sinabi nito na hindi na siya makakarating dahil sa malalim na ang gabi. Kaya naman nagdesisyon na lamang siya na pauwiin si Vong Navarro. Bago umalis ay nagbiro pa ang aktor na doon matutulog na agad na niya namang sinagot ng hindi pwede. Ngunit iba ang naging bersyon ng aktor sa nangyari noong January 17.
Ayon sa binigay nitong sinumpaang salaysay, ay kinumpirma niya na nagkita sila ni Cornejo sa condo unit nito. Ayon sa kanya, ay uminom sila ng isang bote ng white wine sa sala ng condo ng dalaga. Pagkatapos ay nagsimula silang magkulitan sa sofa, saka itinuloy nila sa kama kung saan ay dinetalye niya ang nabanggitan sa kanila. Alauna ay medyo na ng madaling araw kinabukasan nang lilisanin niya ang unit nito. Hindi pa man nakakalayo ay nakatanggap siya ng message mula dito saying bad boy ka. At na kanya namang nireplyan ng sorry, sorry talaga, bawi ako. Bandang alas 2:35 ng madaling araw ay nakatanggap pa siya ng tawag mula kay Denise. Nasundan pa ito ng isang text message kung saan ay tinawag siya nito na sweetie at malambing na nangungulit na magkita sila ulit. Matapos ang pagkikita ay nagpalitan pa ng mensahe ang dalawa via text messages at Viber. Ayon sa pahayag ni Denise Cornejo, noong January 22, 2014 ng bandang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Vong Navarro, saying, pwede ba akong dumaan dyan? May dala kasi akong food. Pumayag naman siya dahil inaasahan niya ang pagdating ng iba pa niyang kaibigan. Sinabihan niya din ng guard na dadalawang aktor. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay muli siyang nakatanggap ng tawag dito at sinabi na nasa lobby na siya at sinabihan siya nito na puntahan siya sa lobby dahil sa nakalimutan nito ang number ng kanyang unit. Kaya naman ay agad niyang tinungo ang elevator at nagulat na lang siya dahil pagbukas nito ay nandoon na ang aktor. Sabay na silang pumasok sa kanyang unit. Pagdating ni Vong ay agad niyang tinungo ang kusina upang iligpit ang kanyang pinagkainan. Sinundan daw siya ng aktor at lumapit sa kanyang tabi. Sinimulan umano nitong haplusin ang kanyang buhok, likod at braso. Nang makaramdam ng pagkailang ay sinaway niya ito at sinabing, "Kuya, ayaw ko, sorry, hindi ko talaga ito magagawa." Sa puntong ito ay ginamitan siya ng lakas ni Vong Navarro, ayon kay Denise, at sapilitan siyang kinaladkad papunta sa sala kung saan ay inihiga siya nito sa sofa at sinimulang gawa ng hindi kaaya-ayang bagay. Pilit siyang nanlaban at saglit na nakawala sa aktor at nagawa niyang makatakbo sa kanyang kwarto, ngunit mabilis siya nitong sinundan at doon ay pinagsamantalahan. Ilang sandali pa ay dumating ang kanyang mga kaibigan at nadatna ng mga ito ang ginagawang karahasan ng aktor. Sa tulong ng mga ito ay nagawa niyang makawala sa aktor. Agad siyang tumakbo sa isa sa mga kaibigang babae na nandoon. Ayon sa kanya ay nag-hysterical siya at umiiyak dahil sa pagkabigla. Dinala siya ng kaibigan sa baba ng kondominium at dinala siya sa poolside hanggang sa siya ay kumalma. Muli na silang bumalik sa kanyang unit at pinilit niya na kailangan nilang i-report ang nangyari at dalhin si Vong Navarro sa police station. Sa police station, inabigay siya ng kanyang statement habang ang aktor ay tumangging magbigay ng kanyang statement at nagmakaawa na huwag isapubliko ang nangyari para sa kapakanan ng kanyang mga anak at ng kanyang karir. Ayon kay Denise ay inalok sila nito ng 200,000 at tumaas pa ng 500,000 hanggang maging 800,000. At dahil sa pagod at pagkalito ay nagdesisyon siya na huwag na lang ituloy ang pagsampa ng kaso. Sa halip ay nilagay na lamang nila ang pangalan ng aktor sa police blotter. Nang maghiwalay sila sa police station, ay bumalik siya sa kanyang unit at muli ding umalis at nagdesisyon na magpalipas ng gabi sa bahay ng kanyang kaibigan. Kinabukasan ng umuwi sa kondo ay nakita niya na magulo ang lugar at may mga gamit din siya na nawawala. Taliwas naman ito sa naging salaysay ni Vong Navarro sa pangyayari noong January 22, 2014. Ayon sa aktor, ay dumating siya sa Forbeswood Heights Condominium ng bandang alas 10:45 ng gabi noong January 22 upang bisitahin si Denise. Galing siya sa isang restaurant sa The Fort at may dalang take-out food para sa dalaga. Base sa binigay na instruction ng dalaga ay diretso siyang nagtungo sa unit nito sa second floor at doon ay sinalubong siya nito sa elevator bago sabay sila na pumasok sa loob ng unit nito. Nang makapasok ay nilapag niya sa lamesa ang dala niyang pagkain at umupo sa sofa. Ilang sandali pa ay napansin niya na ang dalaga ay lumapas ng unit nito at laking gulat na lamang niya nang biglang may lumabas na dalawang lalaki mula sa kwarto ni Denise.
Sa puntong ito ay tinutukan siya ng baril, piniringan, ginapos ang kanyang paa at kamay gamit ang duct tape. Pinagsusuntok at sinipa siya ng dalawang lalaki. Hiniga siya ng mga ito sa sahig at narinig niya din ang pagdating ng iba pang kalalakihan na tumulong sa panggugulpi sa kanya. Maya-maya pa ay hinubad ng mga ito ang pang-ibaba niyang kasuotan at kinuha na ng video ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Pinilit din siya nitong pinagsabi ng sa harapan ng kamera ng mga katagang, "Ako si Vong Navarro, ginahasa ko ang kaibigan ko," habang tinututukan ng baril. Kaya naman wala siyang nagawa kundi sundin ang pinag-uutos ng mga ito dahil na rin sa pinagbabantaan siya ng mga ito na papatayin, ganun din ang kanyang pamilya. Matapos noon ay nag-demand si Cedric Lee sa kanya ng halagang 500,000 na agad niyang sinang-ayunan dahil sa takot. Isinakay siya ng grupo sa isang itim na Ford E-150. Habang nasa sasakyan, ay tinaasan pa ni Cedric Lee ang demand dito ng 1 million pesos. Sa police station ay pinapirma siya sa logbook. Si Cedric Lee at ang mga kasama nito ay sinabi sa mga pulis na nahuli nila si Vong Navarro na nakadagan kay Denise Cornejo. Doon ay muling tinaasan ni Cedric Lee ang hinihingi nitong halaga na 200 million pesos na tinanggihan na ng aktor. Muli siyang tinakot ng grupo na ilalabas nila ang video kapag gumawa siya na kahit na anong hakbang laban sa kanila. At dahil sa takot, ay napilitan siya na tumahimik at huwag magbigay ng statement sa mga pulis. Pagkatapos ay binigyan siya ng instruction ni Cedric Lee na i-deposit ang pera sa ibibigay nilang bank account kinabukasan. February 14, 2014 ay sinagawa ang unang araw ng preliminary investigation ng Department of Justice tungkol sa reklamong isinampa ni Vong Navarro at Denise Cornejo laban sa isa't isa. Ngunit hindi dumalo si Cornejo sa nasabing pagdinig dahil sa inuna nito ang pagdinig ng Temporary Protection Order o TPO na kanyang isinampa laban sa aktor sa Taguig Metropolitan Court. Ngunit ang nasabing petition ay binasura ng korte dahil sa ang sakop lamang umano ng TPO ay iyong may relasyong pang mag-asawa o magkasintahan. Ibinasura din ito ang kahilingan ng dalaga na magkaroon ng gag order para sa legal battle nila ng aktor. Ang gag order ay isang directive o utos mula sa hukom para pigilan ang paglabas ng mga impormasyon na may kinalaman sa kaso sa publiko. February 21, 2014, sa ikalawang pagdinig sa preliminary investigation ay humarap ang grupo ni Cornejo at Cedric Lee sa Department of Justice. Sa nasabing pagharap ay sinubukan ng grupo na humingi ng extension para sa kanilang paghain ng counter affidavit sa reklamong isinampa ng aktor laban sa kanila. Ngunit pinagdiinan ng Department of Justice na mag-submit man sila o hindi ng kanilang counter affidavit ay naisumite na ito for resolution. Kaya naman napilitan sila Cedric Lee, Denise Cornejo, Zimmer at Bernice Lee na magpasa ng kanilang counter affidavit matapos na ibasura ng prosecutors ang inihain nilang omnibus motion. February 27, 2014 ay nag-submit si Denise Cornejo ng pangalawang complaint laban kay Vong Navarro kung saan ay binago nito ang naunang pahayag sa kanyang ginawang unang reklamo. Sa pagkakataong ito ay nilahad niya na ginahasa siya ng aktor noong January 17 at January 22 at sinabi niya na hindi niya ito sinabi sa unang reklamo dahil sa siya ay nahihiya. March 6, 2014 ay naghain si Vong Navarro ng reklamong perjury laban kina Denise Cornejo, Cedric Lee, Bernice Lee, JP Calma at Zimmer Ras Jr. sa Manila Prosecutor's Office. Ito ay paraan umano ng grupo ng aktor para proteksyonan ang kanilang kliyente laban sa kasinungalingan at paninira ng grupo ni Cedric Lee at Denise Cornejo. March 7, 2014, sa isang panayam ay nanindigan si Denise Cornejo sa kanyang akusasyon laban sa aktor at kinwestiyon din nito ang pagsasapubliko ng NBI sa CCTV footage kung saan ay nakitang magkahalikan sila ni Cedric Lee sa loob ng elevator ng Forbes Wood
Sinabi nito na wala silang relasyon ni Cedric Lee at ang nasabing kuha ng CCTV March 9, 2014 ay muling nakita ng madlang people ang aktor na si Vong Navarro sa noontime show na It's Showtime. April 4, 2014 ay naglabas ang panel of prosecutors ng Department of Justice ng Consolidated Resolution kung saan ay binasura nito ang unang complaint na isinampa ni Cornejo laban sa aktor dahil sa kawalan ng probable cause. Ayon sa kanilang naging pahayag, ayon na din sa naging salaysay ni Cornejo tungkol sa mga pangyayari, ay hindi umano kapani-paniwala ang naging pagdating ng mga lalaki sa lugar in just a matter of minutes mula nang dumating ang aktor. At ang nakapagtataka, walang kahit na sino sa nasabing gusali ang nakarinig ng sigaw mula sa kanyang unit. Gayong ayon sa kanya, ay iniwan niya itong bukas. At wala din umanong kahit na anong bakas o gasgas sa katawan ng complainant. Gayong ayon sa kanya, ay nagawa niyang manlaban para makawala sa aktor. At ganun din ang ginawa nitong pagtanggi para dalhin siya sa hospital for evaluation after nasabihin ng mga police officers na isa ito sa kanilang policy kapag may mga instances ng reklamo tungkol sa panggagahasa. At sa halip ay hindi na lamang nito itinuloy ang reklamo at nagsagawa na lamang ng police blotter. April 10, 2014 ay nakakita ang Department of Justice ng probable cause at formal na nitong kinasuhan ng grupo ni Cedric Lee at Denise Cornejo ng kasong serious illegal detention at grave coercion. Ayon sa kanila, sa ginawang preliminary investigation ay nakakita sila ng basihan na idinitain, binugbog, tinakot at tinangkang pagkapirahan ng aktor ng grupo. April 21 ay naglabas ng utos o warrant of arrest ang Taguig Regional Trial Court para sa pag-aresto kina Cedric Lee, Denise Cornejo, Seymour, Jed Fernandez at Ferdinand. Ang nasabing warrant ay non-bailable. April 26, 2014 ay inaresto ng mga otoridad si Cedric Lee at Seymour sa Eastern Samar kung saan ay sinabing nagtago ang dalawa at binalik sila ng Manila kinabukasan kung saan ay pansamantala silang idinitain sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. May 5, 2014 ay voluntaryo namang sumuko si Denise Cornejo sa tanggapan ng Philippine National Police sa Camp Crame. Kinabukasan May 6 sa kauna-unahang pagkakataon ay muling nagharap sila Vong Navarro, Cedric Lee, Denise Cornejo at Seymour sa pagdinig na ginawa sa Taguig Regional Trial Court Branch 271. Nandoon din si Bernice Lee at isa pang akusado sa kasong grave coercion. Ipinagbawal naman ni Judge Paz Esperanza Cortez ang media sa loob. May 8 ay naghain ng not guilty plea sila Cedric Lee, Denise Cornejo at Seymour sa kasong grave coercion. July 1, 2014 ay naglabas ng resolution si Assistant City Prosecutor Patrick Noel P. De Dios para sa dismissal ng pangalawang reklamo na isinampa ni Cornejo laban kay Vong Navarro dahil sa kawalan ng probable cause. Ayon dito, ay kaduda-duda umano ang naging testimonya ni Denise Cornejo tungkol sa alegasyon nito na ginahasa siya ng aktor noong January 17. Kung ganon, ay bakit pa niya ito nagawang muling imbitahan sa kanyang kondo noong January 22? Ganon din ang kawalan ng medical certificate para suportahan ang kanyang reklamo. July 13 ay lumabas ang balita na sinubukan ng dalaga na magpakamatay sa pamamagitan ng pagsugat sa kanyang pulso. Ang nasabing balita ay kinumpirma ng abogado ni Denise na si Attorney Salvador Panelo. August 6, 2014 ay inilipat sila Cedric Lee at Seymour mula sa NBI Detention Center patungo sa Taguig City Jail sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Sa kabila ng kanilang pag-alma na posibleng kuyugin sila doon ng mga detainees na umano'y fans ng aktor, tiniyak naman ng Taguig RTC na ligtas at maayos ang detention. Naglabas din ng utos ang korte na ilipat si Denise Cornejo mula sa CIDG Detention Cell patungo sa Taguig City Jail. Ngunit hindi ito na isakatuparan dahil sa inihaing motion for reconsideration ng kampo ng dalaga. August 26, 2014,
Ang isinagawang pagdinig para sa judicial dispute resolution kaugnay sa kasong grave coercion ay umabot ng halos 3 oras. Ang nasabing pagdinig ay ginanap sa Taguig Metropolitan Trial Court Branch 73 sa pangungunan ni Judge Marilu Tamang, alinsunod sa utos ni Judge Bernard Bernal ng Branch 74 ng Taguig Metropolitan Court. Sa nasabing pagdinig ay muling nagharap si Vong Navarro at ang mga akusado na sina Cedric Lee, Denise Cornejo at Simmer. Ito ay upang alamin kung kaya pang pag-ayusin ang magkabilang kampo bago ituloy ang trial. September 12, 2014, sa desisyon na inilabas ni Judge Paz Esperanza Cortez ng Taguig Regional Trial Court, ay pinayagan nitong makapagpiyansa sina Cedric Lee, Denise Cornejo at Simmer sa halagang 500,000 ang bawat isa. Ayon dito ay hindi nagawa ng prosecution team na mag-provide ng strong evidence na ang nasabing illegal detention ay grabe tulad ng kidnapping. Kaya naman ay trabaho umano ng korte na i-grant ang nasabing bail. Ang nasabing desisyon ay maraming inalmahan ng counsel ni Vong Navarro na si Attorney Alma Malonga. January 2015 ay naaresto ng NBI si Ferdinand Guerrero sa isang condominium unit sa Makati City matapos ang isang taong pagtatago, habang ang dalawang suspect na sila JP Calma at Jed Fernandez ay hinahanap pa rin ng mga otoridad. October ng taong 2015, sa pangatlong pagkakataon, ay nagpasa ng reklamo si Denise Cornejo laban pa rin sa aktor. Sa pagkakataong ito ay ito sa kanyang ginawang pahayag ay sinabi niya na pinainom siya ng aktor ng wine na may pills, kaya naman ay hindi niya nagawang manlaban nang gawan siya nito ng masama. Inamin niya din na ang mga inconsistencies sa kanyang una at ikalawang reklamo ay dahil umano ito sa miscommunication niya sa kanyang dating counsel na si Attorney Caleja. Dahil sa nag-focus umano sila sa kanilang ginawang depensa laban sa charges na isinampa laban sa kanila ng aktor. Ang nasabing complaint ay muling binasura noong September 6, 2017 dahil pa rin sa kawalan ng probable cause. Ayon kay Prosecutor General Severino H. Gagna Jr., ang naging statement ni Denise ay taliwas sa mga nakuhang CCTV footages. Dahil sa naging pagbasura ng kaso, ay nag-file si Cornejo ng petition for review sa tanggapan ng Department of Justice. April 30, 2018 ay tuluyan ang binasura ng DOJ ang apela ni Denise Cornejo. Ayon sa naging ruling ng Department of Justice ay hindi sapat ang ebidensyang inihain ng kampo ni Cornejo para patunayang ginahasa siya ni Vong Navarro. Lalo na nga at pabago-bago ang kanyang ginawang mga testimonya. Binasura din ng DOJ ang mga pinasang bagong ebidensya ng grupo ni Cornejo. Sa kabila nito ay nagsampa pa rin ng motion for reconsideration ang grupo ni Cornejo na muling binasura ng DOJ noong July 4, 2020. Samantala, noong July 27, 2018, sa inilabas na desisyon ng Taguig Metropolitan Court Branch 74, ay napatunayang guilty beyond reasonable doubt sina Cedric Lee, Denise Cornejo at Jed Fernandez sa salang grave coercion sa desisyon ni Judge Bernard Pineda Bernal. Ayon dito ay may sapat na ebidensyang nagpatunay na nagsabwatan ng 3 akusado para papirmahin si Vong Navarro sa police blotter na isinagawa sa South Police District noong gabi ng January 22, 2014 at pinatawan sila ng 6 na buwan hanggang 3 taon at 6 na buwang pagkakakulong. Napawalang sala naman si Bernice Lee dahil sa kawalan ng ebidensya sa bigat ng naging partisipasyon nito sa kaso. Samantala, ay itinaas naman ng kampo ni Denise Cornejo ang kasong panggagahasa na isinampa nito laban kay Vong Navarro sa Court of Appeals sa pamamagitan ng petition for certiorari. Ito ay para iutos ng mataas na hukuman mula sa mababang hukuman ang pagpasa ng kabuoang record ng kaso sa kanila para sa review. July 21, 2022 ay pinayagan ng Court of Appeals ang petition for certiorari na ipinasa ni Cornejo at inutusan nito ang Office of the City Prosecutor ng Taguig City para mag-file ng kasong panggagahasa laban sa aktor na si Ferdinand Hipolito Navarro.
September 2022, ay binasura ng Court of Appeals ang motion for reconsideration ng kampo ni Vong Navarro. Ang kaso ay niraffle at na-assign sa Branch 116 Metropolitan Trial Court ng Taguig para sa pagdinig ng Act of Lasciviousness at Branch 69 naman para sa kasong panggagahasa. At naglabas na ito ng warrant of arrest para sa pag-aresto sa aktor. Bago pa man ihain ang nasabing warrant, ay personal na sumuko si Vong Navarro sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. December 5, 2022, ay ginrant ng korte ang petisyon ng aktor para makapag-bail ng 1 million pesos matapos na maglabas ito ng order para sa paglipat ng aktor sa Taguig City Jail mula sa National Bureau of Investigation Detention Cell. Kinabukasan ng December 6, 2022 ng 11:00 ng hapon ay pinakawalan nito matapos ang halos 3 buwan na pagkakakulong. Sinundo siya ng asawang si Tanya Bautista. Ang nasabing bail ay agad na tinuligsa ng grupo ni Cornejo, ngunit binasura ito ng korte. March 13, 2023, sa inilabas na desisyon ng 3rd Division ng Mataas na Hukuman o Supreme Court, dated February 8, 2023, ayon sa 42 pages na desisyon ng Mataas na Hukuman, ay nireverse nito ang ginawang ruling ng Court of Appeals at tuluyan ng binasura ang kasong panggagahasa at Act of Lasciviousness laban sa TV host na si Vong Navarro dahil sa kawalan ng probable cause. Ayon dito, ay hindi dapat ipawalang bahala ng hukuman ang mga naging inconsistencies sa mga statement ni Denise Cornejo. Inimiti ko na matapos na ito pinagdadaanan ko kasi may mga panahon na kala ko nawalan ako ng pag-asa eh. Nawalan ako ng hope nung nasa loob ako. Pero hindi ako tumili sa pagdadasal. Kaya ito na po, dininggin na po ng Supreme Court yung dasal natin. At nagkakaroon na po ng maganda ang ginawa nilang pag-resolve doon sa kaso ko. Hindi ko kailangan umiyak, hingi ng simpatya ng maraming tao para maawa sa akin. Kung meron mang biktima dito at inosente, ako yon, wala nang iba. Ano man ang nangyari sa Forbeswood Condominium noong January 17 at 22, 2014, ay tanging si Vong Navarro at Denise Cornejo lamang nakakaalam. Sa kasalukuyan ay nagbalik na ang host sa kanyang trabaho sa It's Showtime na ikinagalak ng maraming madlang people. Samantalang si Denise Cornejo naman ayon sa ilang report ay pinagpapatuloy ang kanyang pag-aaral sa Harvard University sa Cambridge, Massachusetts. Sana po ay may natutunan kayo sa isa na namang kaso ng krimen na akin pong itinalakay. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik po ng aking mga videos. Huwag niyo din pong kalimutang mag-iwan ang inyong salubi na suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.